Sabido na ito ay ating tatalakayin ang tungkol sa isang komento mula sa ating ka-TH ukol sa kanilang naingkwentrong dahon sa lugar na kanilang hinuhukay. Para sa mga baguhan at hindi pa nakakaalam, kapag maraming dahon ang ating naingkwentrong marka sa ilalim ng lupa, ito ay karaniwang nagpapahiwatig na ituloy lamang natin ang ating paghuhukay. Ayon dito sa komento ng ating ka-TH, sila ay mga baguhang grupo pa lamang kung saan ay meron daw silang nadat ng maraming dahon ng kahoy. Ang mga ito ay kanilang naingkwentro sa kanilang hukay na nasa 35 talampakan na lalim. Ano kaya ang kahulugan ng mga dahon na ito? Bago tayo magpatuloy, nais ko lamang na magbigay ng isang mahalagang paalala na meron lamang akong 2 YouTube channel. Ito ang Treasure Hunt Club at ang Elmo Zugwa. Yan lamang at wala ng iba. Maliban dito ay hindi ako humihingi ng kahit anumang donasyon o bayad bilang kapalit sa mga impormasyon na aking ibinabahagi. Uulitin ko, dapat ninyong malaman na ako ay hindi kailanman na nanghihingi ng bayad o donasyon sa aking ibinabahaging mga impormasyon. Sa ating pagpapatuloy, umpisahan natin sa kahulugan ng isang dahon bilang marka. Kapag nag-iisang piraso ng dahon bilang marka ang ating natagpuan, ito ay karaniwang nagsisilbing isang pointer o nakaturo ito sa isang mahalagang direksyon. Ang patulis nitong bahagi ang siyang nakaturo sa sulok na siyang ating susuriin o huhukayin. Ngunit kung maraming mga dahon ang ating natagpuang marka, ito naman ay nagpapahiwatig na ituloy lamang natin ang paghuhukay. Kung ito ay ating natagpuan sa ibabaw ng lupa bilang nakaukit na mga marka, ibig sabihin ay hukayin naman natin sa ilalim nito. Ayon sa ating ka-TH ay kanilang naingkwentro ang mga dahon ng kahoy sa lalim na 35 feet o 35 talampakan. Masasabi kong napakalalim ng hukay na ito para tayo ay makaingkwentro ng mga dahon ng kahoy. Base sa aking sariling opinyon, ang mga dahon na ito ay na-fossilize o na-preserve. Kaya ang tingin ko dito ay maaaring ang mga ito ay mga lehitimong marka. Ngunit maaari namang hindi. Para makumpirma ang pagkalehitimo ng mga dahong ito bilang marka, kailangan nating suriin ang ibang mga markang nadatnan ng ating ka-TH. Muli nating balikan ang komento ng ating ka-TH dito para sa isang maikling buod ng aking kasagutan. Kapag nag-iisang piraso ng dahong marka ang ating natagpuan, ito ay karaniwang nagpapahiwatig ng isang mahalagang direksyon. Ang patulis nitong bahagi ang siyang nakaturo sa sulok na siyang ating susuriin at huhukayin. Ngunit kung maraming mga dahon ang ating natagpuang marka, ito naman ay nagpapahiwatig na ituloy lamang natin ang paghuhukay. Kung ito ay ating natagpuan sa ibabaw ng lupa bilang nakaukit na mga marka, ibig sabihin ay hukayin naman natin sa ilalim nito. Ang maraming dahong nadatnan ng ating ka-TH na nasa lalim na 35 talampakan. Base sa aking sariling opinyon, ang mga dahon na ito ay maaaring lehitimong marka, pero maaari namang hindi. Para ating makumpirma ang pagkalehitimo ng mga ito bilang marka, kailangan nating suriin ang ibang mga markang nadatnan ng ating ka-TH.
Pagdating naman sa aking payo sa ka-TH natin dito, hindi ako nakakasiguro kung ang mga dahong inyong nadatnan ay masasabi nating lehitimong marka. Kaya ang aking maipapayo sa inyo ay ituloy lamang ninyo ang inyong paghukay. At sa loob ng 5-10 karagdagang lalim, kailangan na meron tayong madat ng kasunod na marka. Bago tayo magtapos sa video na ito, nais ko lamang na ulitin ang aking isang mahalagang paalala na meron lamang akong 2 YouTube channel. Ito ang Treasure Hunt Club at ang Elmo Zugwalk. Yan lamang at wala ng iba. Maliban dito ay hindi ako humihingi ng kahit anumang donasyon o bayad bilang kapalit sa mga impormasyon na aking ibinabahagi. Uulitin ko, dapat ninyong malaman na ako ay hindi kailanman na nanghihingi ng bayad o donasyon sa aking ibinabahaging mga impormasyon. Ngayon ay basahin natin ang mga pangalan ng ating mga ka-TH na gustong magpa-shoutout. Kaya shoutout sa mga sumusunod. Pompen Esla, Jovet Fornoles ng Bicol, Camarines Sur, Raymond Oret ng Southern Leyte, Gwenhana Lumaino, Jerry Corativo ng Tagum City, Davao del Norte, Serolod Bayarkal ng Barili, Cebu, Lorenzo III, Ripalda. Maraming salamat sa panonood at happy treasure hunting sa inyong lahat.